Ang phishing comes in all forms, text messages, emails, and ngayon nga, di ba, yung mga games. Tila nag-evolve na ang modus operandi ng mga scammer ngayong may SIM registration law na. Kung noon ay aktibo ang mga ito sa pambibiktima sa pamamagitan ng text messages, medyo nabawasan na umano ito ngayon. Subalit hindi pa rin tumitigil ang mga ito dahil pinasok na rin umano nila ang mga online gaming application. Halimbawa, isang games, dinownload mo, free games. Tapos may advertisement dyan. Pag-click mo ng advertisement, nung pala, phishing scam. Oras na kumagat ang isang gamer sa pain. Dito na makukuha ang mga personal information hanggang sa mga bank account. We should call out siguro dun sa mga gamers also or yung mga Play Store, I guess, na nag-aallow ng mga apps na to, because dapat, since, you know, if it comes from you, akala ng mga tao legitimate, pero we should watch out for also, kasi hindi lahat ng nakikita natin dito sa mga tinatangkilik nating Play Store, tama po, Play Store, App Store. Oo, sa mga App Store, hindi ibig sabihin ay totoong legitimate or kasi there are of course other apps whose intention actually is to just steal information. Mismong ang anak ni Captain Sabino ay nabiktima na nila habang naglalaro online. I was a victim of it before. Yung anak ko naglalaro online and then free game. So, dinownload niya because it's new and it seems nice. IT pa yung anak ko. So, after a while, nakuha niya lahat ng information doon sa PC namin, andun ang Binance ko, andun ang mga crypto ko, nalimas. Kaya paalala ng PNP ACG sa mga mahilig maglaro online, mag-ingat na mabuti at huwag i-click ang mga nagpa-pop up na advertisement o anumang link para hindi mabiktima ng mga scammer. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.